Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Guys, welcome back to my channel. Update tayo ngayon guys sa La Vida Lena. So, ang nakaraan guys, si Mrs. Narciso ay pumunta doon sa bahay nila ni Magda at ito ay na kagat sa bubuyog. At doon siya sa ospital. At itong si Lolo Dado guys ay pumunta siya sa ospital at humingi siya ng tawad na hindi daw iyon sinasadya kasi mga bubuyog daw ang kumagat sa kanya. At sabi naman itong si Dr. Locas na magbabayad daw sila ng danyos at sinabi niya kay Lolo Dado na 5 million daw. So, sabi ni Lolo na wala naman kaming mabigay ng ganyang halagas. Mayung Lolo ni Magda guys kasi wala silang pira na ganong halaga. At sabi niya na matagal pa daw ang ani at ang bahay daw nila ang ibenta para mabayaran nila. At sabi naman ni Magda na luwag po kasi sa kalululuhan po nito ang galing. At saka yung mga produkto daw nila, negosyo ay galing doon daw tinatanim ang mga sa lupain nila. At ito namang si Jordan guys, sabi niya na oo, dapat ang mga bubuyog daw ang i-demanda. At itong si ninong ni Magda, sabi niya na may pao naman daw na tutulungan at libre daw ang attorney doon. At sabi ni Bichay na baka daw yun na ang time na mabenta na ang so, pero sabi ni Magda na hindi ko ibibinta sa kanila. At sabi ni Magda na lo, nung maliit pa ako sinasabi mo na ang dapat ipagtanggol ay yung karapat dapat at hindi ko naman yun sinasadya at hindi pa nga daw nag-asisimula ang laban, susuko na ba tayo, sabi niya. So yung anak-anak ni Mrs. Narciso guys ay dumating at sabi niya na ano, inubos mo naman yung pera sa kasino. At nagdramahan lang pala sila guys kasi nawala na yung mga kagat-kagat sa bubuyog at gusto lang nila talaga guys na kukunin yung sabon nila ni Sado kasi ang mga Narciso guys sa sabon ni Magda. At tinanong si Magda ni Bichay at kumusta ka naman. At ito, doble kayod kasi yung nangyari sa babaeng yun. At sabi niya na alam mo naman yung mga Narciso na talagang gusto nilang ipagdiin daw maski walang ginawa. At alam mo na na mayaman at mahihirap daw palabasin nila guys ang tama na hindi mali kasi marami silang pira. Itong ninong ni Magda guys dumating doon sa bahay nila at inaristo ang lolo niya guys at surrender ka na lang daw sa tamang paraan. At si Magda guys sumigaw ng umiyak ng umiyak si Magda guys kasi hindi niya gusto na mapunta sa jail ang lolo niya. At sabi ng ninong niya na huwag kang mag-alala kasi ako ang bahala sa lolo mo. At yun guys, ang mga Narciso ang sinisi niya. At pumunta guys si Magda doon sa ospital at sinabi na, ang kapal ng mga mukha niyo, ano ba ang ginawa niyo sa lolo ko? Pinakulong niyo? At sabi ng Mrs. Narciso na, ano ang ginawa niyo sa mukha ko?
At sinabi niya na, ma'am, hindi ko naman yan sinasadya at ang mga bubuyog naman ang kumagat sa iyo kasi pasaway ka. Dapat hindi niyo kunin ang negosyo namin kasi yun lang ang kabuhayan namin. At itong si Mrs. Narciso, guys, sinabi niya, tingnan niyo ang mukha ko. Na damage daw at baban daw nila ang physical at emotional niya, guys. Sabi ni Mrs. Narciso, guys, you're freak. At itong si Magda, guys, sabi niya, may mga testigo naman kami at makabigay ng testimony. At itong si Dr. Lucas, guys, sabi niya na hindi naman kailangan ng testigo kasi wala iyon mabasura daw yun ang mga testigo nila, guys. Gusto niyo mo bang mabulok ang alulo mo doon sa ospital, Magda? At sabi ni Magda na, hindi ko ito ibibinta ang sabon ko, alulo mo sa bilangguan. Ang sama ng mga ugali niyo, gusto niyo lang kasi ipitin kami ng lulo ko. Sige, ipakulong niyo ako, tatanggapin ko yun. At ginagamit niyo ang lulo ko, yun ang hindi ko matatanggap na manalo kayo. Ang mga ugali nyo, gusto ko pang ibenta ang sabon ko kaysa mapunta sa inyo. At galit na galit talaga, guys, si Magda sa Narciso. At bumisita itong si Magda, guys, sa lolo niya. Kinumusta niya at sabi niya na, Lo, pumunta kami sa Pao bago pumunta sa iyo. At sinabi na yung kaso sa iyo at sinabi na baka matagalan kayo dito sa bilangguan at magbabayad daw ng 120,000 pero hindi nila yan makuha at alam mo naman na yung mga Narciso ay mahirap kalabanin sa mga kaso at ma-dismiss lang at sinabi, guys, na mahirapan sila sa ebidensya at sabi naman ni Magda na Jordan, maghingi ka ng testigo para maayos to at wala naman daw siyang maibigay kasi Jordan, guys, na gagawa daw siya ng testigo pero hindi iyon magawa kasi wala siya. At tinanong niya si Bichay kung pwede siya. At sagot ni Bichay na hindi naman ako pwede kasi nag-video lang ako ng saka Ma'am Cassandra na nagpasasalamat ako sa sabon ni Magda. At sasabihin lang daw ni Jordan, guys, na nakita niya ang lahat kung anong nangyari kay Lolo Dado. Pero sabi ni Magda na huwag mali yun. Sabi ni Lolo Dado na hindi naman daw siya mahirapan kasi alaga naman daw siya ni Kiko at binbigyan daw sila ng pagkain. Tulog lang daw ang ginagawa nila yung mga kasama niya. At huwag kang mag-alala kasi andito naman ang ninong mo. At sinabi na nanak, tapos na ang visitation. So, umalis na sila. Decision na, guys, si Magda na ibenta na lang daw ang sabon niya sa Royal Velvet. At tinanong niya si Bechay kung kumusta naman yung kino-communicate niya na bibili ng sabon at sabi niya na na contact na niya na doon niya ang VIP pero yung may-ari ng sabon ay ng company ay hindi pa nag-reply at sabi naman ni Magda na para daw piyansahan daw niya ang lolo niya at mabayaran niya ang danyo sa Narciso. At tinatanong siya, guys, ni Jordan kung anong gagawin mo at ibibinta na daw niya ang sabon. Guys, punta na doon sila sa Blue Velvet. At up si Jordan, si Bichay ay kasama. So, pumasok na si Magda sa room. At yun na, sabi niya na iurong ko na ang demanda kasi gusto ko na makauwi ang lolo ko. At si Mrs. Narciso gusto niyang mag-apologize si Magda. Pero sabi niya na, bakit ako mag-apologize? Hindi naman ko kasalanan. So, yun ang daming mga pinag-usapan nila, guys. At sabi ni Dr. Lucas na, ibigay mo na ang formula sa sabon mo at ito na ang kontrata natin. So, si Bichay at saka si Jordan,
sabi niya na, bakit ang busy mo dyan sa phone mo? At sagot ni Bichay na, ito lang nga ang stress reliever ko kasi na-stress daw siya. At yun guys, biglang nakita ni Bichay ang video na yun na nangyari sa time ng doon si Mrs. Narciso. Silang pumasok doon sa loob guys at sabi ni Jordan na wait. So pinakita niya yung video ni Bichay at hindi na binigay ni Magda yung papel sa kay Dr. Lucas. At yun, binigay yung video at bakit hindi muna ituloy ang sabon pag benta. So pinakita niya yung ebidensya guys na video. So yun na guys, ito na kaya ang sold ng makalabas ang lulo ni Magda. So hanggang dito na lang ako guys at kita-kita tayo bukas at sa hindi pa naka-subscribe, huwag nyo niyang kalimutang i-subscribe ang channel ko at pindutin nyo na ang notification bell para maka-update kayo. Thank you for watching! Bye!